This is what democracy looks like. Papabayaan. Magwawalang tipo ba tayong lahat sa lantarang panlilinlang sa taong bayan? Yeah! Sana po ay magpatuloy pa ang mga ganitong pagkilos upang mamulat ang marami pa nating kababayan sa katotohanan at magbalik ang liwanag ng katarungan sa ating inang bayan. Tumbok kung sino talaga ang kumita dito sa frigate bill na ito. Abangan ninyo yan. Senator Saint Rinales, Senator Tarantino, at sa Senator Kiko Bainilan, maging si Senator Risa Junteveros, at lalong-lalo na si Laila de Lima. Kaya hindi na matiis si Laila, ang ombudsman, si Chief Justice na hinaharas ng impeachment. Bakit? Kasi sumusunod sa batas, no? At syempre pa, ang masipag at matalas ng mga mamamahayag. So, umpisa nang babastos lang sila sa press corps. Sa susunod, pinapasaran nila yung mga Facebook account sa mga troll nila, tulad ko. Ngayon, init na init kay Maria Ressa at Pierre Nada. Kasi, sila ang nakakasapul ng madalas. Meron daw kaming kinikilingan. Yung po ay totoo eh. Kami po ay kumikiling sa katarungan, sa katotohanan, at sa kalayaan. So, ang dapat lang nating itanong, meron bang katarungan? Meron bang kalayaan? O eh, bakit tayo eh paparusahan dahil kumikiling tayo sa mga bagay na yun? So, hindi po pwede ang isang rehimen na walang kalayaan, walang katarungan, walang katotohanan, eh panigan ang mamamayan. The message nyo, sabihin nyo po, Kuya Ate, fake news po yan. Ito po ang resibo. Resibo! 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 I only have one word to say. Courage! Courage! Courage is a verb and the noun is the Filipino nation. Courage is a verb, and the noun is the Filipino youth. Courage is a verb, and the noun is the Filipino. Habang buhay sa ating mga puso ang diwa ng EDSA,
ang pagkakaisa, katarungan at pagsasaalang-alang sa kabutihan para sa nakararami, kaya nating makamit ang ating mga pangarap. Naniniwala ako na kung patuloy tayong magpupursige, mananalig at hindi mawawala ng pag-asa, maisa sa katuparan natin ang hangaring mamuhay ng may dangal ang bawat Pilipino.